Disclaimer lang guys, hindi ako expert sa pagpapaikot ng pera sa iba't ibang negosyo or sa kahit na anong negosyo. Ang ituturo ko lang sa inyo ay ang aking paraan ng pagmamanage ng aking maliit na tindahan. Bago ang lahat, mag-shoutout muna ako kay Liza Store, Salvador Marichado, Cobin Nico, Mom Seremy, Party Mom TV, Reyna Mendoza, Lia's Vlog, Cheryl Cano, Rosette Acampo, Mila Recto, and Shen Galliardo. So, thank you everyone for watching my previous video. Sana ay huwag kayong magsawa sa panunood ng mga videos. So, naghanda ako guys. So, ito yung mga paraan ko sa pagmamanage ng aking negosyo na ituturo ko rin sa inyo. So, number one ay dapat nating ihiwalay ang pera na sa negosyo at ang pera ng sa bahay natin. So, syempre, nag-uumpisa pa lang tayo, plus, maliit pa yung puhunan natin. Dapat talaga nating ihiwalay yung pera na para sa negosyo lang at yung pera na para sa budget natin sa loob ng bahay. Kasi, kung hindi, mauubos natin yung pera na pang negosyo natin. Akala natin, pang budget pa. Yung pala, next mo na pamalengke, wala ka nang ipapamalengke dahil naubos mo na. So, ang next naman ay dapat nating ilista ang ating daily sales at ang daily expenses. So, ano ba yung daily sales natin? Syempre, yung daily sales natin, yun yung benta natin everyday pag may bumili sa atin, sales na natin yun. Yung expenses naman natin, yun yung cost ng produkto. Kasama yun doon yung cost ng produkto plus yung transportation. At kung minsan, diba, pag namimili tayo tapos medyo marami tayong pinamili, ihahatid tayo. For example, ihahatid tayo sa sakayan, ganyan, diba? Nagbibigay tayo ng tip ng 20 pesos, 50 pesos. Isasama din yan natin doon sa expenses. Kailangan nating ilista yon ang daily sales at ang daily expenses natin para may basihan tayo kung kumikita ba yung ating negosyo. At the same time, matatrack din natin kung sa anong day ba malakas yung benta at anong day yung mahina. Alam ko na malakas ang tindahan ko pag Friday and Saturday. And saka syempre yun yung every 15th and every 30th or katapusan ng buwan. Yan yung malakas sa tindahan ko. Pag Sunday at Monday, pwede tayo matulog buong araw. Medyo matumal talaga. Pangatlo ay dapat din nating i-monitor ang produkto na mabenta sa atin. Kasi syempre, pag mabenta yung produkto na yan, dadamihan na natin ang, pag bumili tayo ng ganyan, dadamihan na natin. Kasi saleable naman siya. Kahit maliit lang yung tubo mo dyan, kapag mabenta, okay lang. Kahit piso yan, benta pa rin yan, dagdag pa rin yan sa benta natin. Ang pang-apat ay, kapag naghahanap si customer ng mga produkto, syempre nag-uumpisa tayo, may maraming wala sa atin. Dapat natin siyang ilista para sa susunod, pag namalengke ka, kahit pa isa-isa lang, may mabibili ka sa mga wala doon sa una mong pinamili. Para kapag naghanap si customer, meron ka nang ibibigay sa susunod. Ang next ay iwasan nating magpautang. Kasi syempre nga, nag-uumpisa pa lang, paulit-ulit ako, no? Siyempre nga, nag-uumpisa pa lang tayo, ang goal natin ay yung mapaikot natin yung pera. Siyempre, pag pinautang mo yan, kung kailan yan babayaran, di ba? May mga tao kasi na ang pinoproblema lang nila ay yung makautang sila. Yung pagbabayad, namomroblema na yung nagpautang. So, dapat nating iwasan ang magpautang kasi nga maliit pa lang yung negosyo natin, maliit pa lang yung puhunan. Ang gusto natin ay yung kung ano yung sales natin, maipamili uli natin para maging sales uli natin. Ang ating palengke day, eto dapat nating isaalang-alang kung saan ba tayo mamimili.
kung dun ba sa grocery store na mas cheaper siya pero medyo malayo or kailangan pa nating mag-transpo o kailangan pa nating bumiyahe papunta dun, o kung dun tayo mamili sa wholesaler na walking distance lang, medyo mas mataas yung presyo niya, pero hindi mo na kailangan pang mamasahe. Ako, pagka ganito, sa atin na nag-uumpisa pa lang, na maliit pa lang yung puhunan, mas maisasuggest ko na dun ka na muna sa mamili sa walking distance lang na wholesaler. Para kunyari, everyday ka mamili, total lalakarin mo lang naman eh. So, everyday ka mamimili, dun ka pupunta, as long as kaya mo pang patubuan yung bibilhin mo at saleable naman. Mas malaki yung pera mo, mas marami kang bibilhin, pwede kang doon na sa mas cheaper na grocery store mamili. Pero kung maliit lang, konti lang yung bibilhin mo, pwede ka, ako, sasuggest ko, doon ka na muna mamili sa wholesaler. As long as everyday, meron kang nabibili, meron kang ibebenta, nabibili at ibebenta. Number 7, syempre eto mga, sino bang ayaw nang makapag-ipon tayo? Diba lahat tayo gusto talaga makapag-ipon? Pero pag nag-uumpisa pa lang tayo at ang puhunan natin ay hindi pa ganun kalaki, ay sasuggest ko na iwasan muna natin ang kahit anong ipon challenge. Kasi kailangan natin munang dagdagan or kailangan muna nating dagdagan yung ating puhunan. Kailangan muna nating dagdagan ang ating puhunan. Siyempre, pag nag-ipon tayo, yung for example, everyday mag-iipon ka ng 20 pesos, yung 20 na yun, mabibili mo pa yun ng bote ng mantika. So, yung isang bote ng mantika, pag binenta mo yun, 25 yun. So, sayang yung 5 pesos. Kasi, pag nilagay lang natin yun doon sa alkansya, yung 20 na yun, 20 pa rin yun. Pero, pag nilagay natin siya sa tindahan, yung 20 na yun, pwedeng maging 25 pesos yun. And, ang next natin ay, ugaliin natin dagdagan ang pinamuhunan natin. Kunyari, si Mr. Mo nagbigay sa'yo, sa loob ng isang linggo, may sobra ka na 100 pesos. So, anong gagawin mo dun sa 100 na ito tong its? Hindi, joke lang. So, bawal tong its ngayon. Good thing, bawal ang tong-its ngayon. So, anong pwede natin gawin dun sa 100 pesos? Yung 100 pesos natin, idagdag uli natin dun sa puhunan ng sa ating tindahan. So, nakalimutan kong sabihin kanina na dapat ilista yung daily sales. So, for example, ang ginagawa ko, nakalagay akong date, tapos puhunan, tapos sa date, tapos puhunan, tapos dito sa kabila, sales, then expenses. So, lahat, kunyari, naglabas ako ng 3,000 na puhunan, ilalagay ko dyan, puhunan, 3,000. Sa anong date yun, kung anong date ko yun nilagay, nilalagay ko naman dun sa baba yung date, tapos sales for a day. Siyempre, hindi na, kung everyday ka mamamalingke, di everyday ka rin may expenses. Pero sa akin, hindi ako everyday na mamalingke. So, may mga date na sales lang lahat. May date din naman na sales and then expenses. So, every time na magdagdag ka ng puhunan mo, ililista mo din doon na meron ka ring date, then puhunan. Ako, mas prefer ko siyang nakalista para at least may basihan ako na kung magkano ba ang sales ko sa ngayong buwan. Na experience ko lang, sa experience ko lang, nung nag-uumpisa ako, alam nyo ba guys, na kapag meron akong benta na 200 pesos, ang saya-saya ko na. Tapos biglang naging 300 pesos, syempre dagdag saya kasi 300 na. Tapos naging 1,000, parang, ha? Totoo na, sa bahay lang ako, benta ko 1,000. And believe it or not, dahil sa kakalista ko ng ganun, meron akong sales na isang buwan na 90,000. O, diba? Ang saya-saya ko. Kasi, diba, ganito ka, nasa bahay ka lang, wala kang amo, wala kang renta. Tapos,
may sales ka na 90,000. Although, hindi naman yun yung net income mo. Hindi naman yun yung profit mo na talaga. Siyempre, nandun pa yung presyo ng produkto mo, yung benta mo sa ganyang araw, pinamili mo na naman sa ganyan. Pero, di ba, to think na ha, sa loob ng isang buwan, naka 90,000 ka, tapos, nasa loob ka lang ng subdivision, ako, iniisip ko lang, 10% lang yung kita. 10% dun sa 90,000, yung net income mo. So, saan pa natin hahanapin yung 9,000 a month? Di ba, malaking tulong na yun. Ilang sakong bigas na yun. Pwede na yung 9,000 na yun, pwede na yung pambayad ng ilaw, tubig, at internet. May sobra ka pa. Hanggang dito na lang ang aking video. So, sana meron kayong natutunan sa aking paraan. And I would like to say thank you again sa lahat ng aking mga friendships. Thank you for watching, and to all my subscribers, thank you for subscribing to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, sana ay i-consider mong mag-subscribe sa channel ko. Thank you everyone for watching. Bye!